prestigious na award po natin na gaganapin ngayon. Ako po ay nagpapasalamat at nakasama tayo dito sa prestigious award ng anniversary, 7th anniversary ng Best Magazine. At nakasali tayo sa Most Outstanding Men and Women of the Philippines na karangalan, malaking karangalan. At hindi po lahat ng tao ay napapasama dito. Nagpapasalamat po tayo doon. Ma'am, kayo po, personally, ano pong nararamdaman po ninyo na kayo ay kasama dito? I'm greatly honored po and privilege na sobrang saya po kasi hindi po natin ina-expect na ako po ay mapapasama dito. Ma'am Susan, so of course you are the reigning Mrs. Face of Tourism Philippines. So as Mrs. Face of Tourism Philippines, ano po ba yung mga naka-line up na activities as reigning queen? As reigning queen po ng Mrs. Face of Tourism Philippines, tuloy-tuloy po tayo sa ating advokasya sa pag-promote ng ating tourist destination, pag-improve ng ating mga culture and heritage, at hindi natin nakakalimutan ang pagtulong sa ating community, lalong-lalo na po sa mga bata na abandon, mga helpless children. Yun po ang tuloy-tuloy po natin, tuloy-tuloy po gagawin natin. Ano po yung ina-expect nyo dito sa awarding na ito? Sa awarding na ito, ina-expect natin, hindi ko ma-explain kung ano, gaano kasaya ang mag-receive ng award kasi first time po natin ito at hindi nga po natin ina-expect na mapapasama po tayo dito. Ano ma'am, for the record po, complete name and designation lang po. I mean, kung ano po yung ginagawa po ninyo. Susan Villanueva po, Mrs. Face of Tourism Philippines 2023. Okay ma'am, thank you so much po. So one of the awardees of 7 Outstanding Men and Women of the Philippines. Ano po bang in-expect po namin? Of course, sa'yo, Ma'am Susan. Good night. Sa akin po ay... Pwede na ba natin i-reveal yung magiging award po natin? Or as hindi ko pa po alam, basta ako po ay mabibigyan ng award tonight and surprise po ito at malaking karangalan po talaga at nagpapasalamat po tayo sa organizer nito na makasama tayo dito sa award na ito. Ano pa yung unang naging reaction niyo no? Tinawagan kayo ni Sir Richard na you were one of the awardee sa 7th Outstanding Men and Women of Philippines 2023. Surprise po talaga ako dahil hindi ko po ine-expect na magkakaroon ng award dito sa Most Outstanding Men and Women. At dahil nga po dyan, tinanong ko po bakit po ako, at ang sagot po ay dahil meron nga po tayong title na hinahawakan. So, kailangan nating ma-promote din po ito para malaman ng mga ibang tao na hindi lang tayo sa pageant, kung hindi, para sa makatulong din tayo sa mga ibang tao na gamit ang ating title. And of course, you really deserve the title, ma'am. Yes. Or saksi ako dyan. In a way, Ma'am Susan, no, as Mrs. Face of Tourism Philippines, so, kumusta po yung feedback? Of course, you're from Baguio. Yes, kumusta po yung feedback po ng mga taga Baguio na you're the reigning Mrs. Face of Tourism? They are very proud po sa atin dahil representing Baguio ay nanalo tayo dito sa buong Pilipinas. And it's the first time kasi inaugural din po ang Mrs. Face of Tourism. So lahat po ng kakilala natin doon ay naging masaya naman po sa outcome ng ating pong pageant. Yes. And of course, who are you wearing tonight, ma? Of course, mami, may pasabog pa tayo. Yes. So, hindi pa siguro hindi yan, no? Of course. Yes, meron pa po. Are you going to compete internationally po? Actually, meron pong awarding na lang sa Thailand by November po. As ambassadress of tourism. Wow.
So wala na pong plan mag-compete sa international. Hindi na po compete 'yon. Parang title na talaga. Title na po talaga 'yon. This is congratulations. Sa Thailand po ito. Sa Thailand. Sa November. Yeah, award ko sa Thailand by November. Ma'am Susan, message niyo po of course sa mga followers po ninyo, sa mga supporters po natin, mga fans, message po natin. Ako po ay ang aking storya na sinasabi ko nga po, dahil galing tayo sa isang mahirap na pamilya, nagsumikap para makarating po dito sa ganitong sitwasyon na hindi po natin inaasahan, nagkataon lang po. So ang message ko po, sa mga, lalo na sa mga mothers, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kailangan po maging positibo tayo sa buhay. At hindi lang po para sa ating sarili, gawin din po para makatulong pa po tayo sa mga next generation po natin. Thank you. Alright. Thank you so much po.